Lumutang na testigo na si alias Jerome may revelasyon sa pagkawala ng seaman. Narito na ang mga pinag-uusapan sa social media. Isang alias Jerome ang nakausap ng NBI at idinetalye ang buong pangyayari ng araw bago mawala ang seaman. Ayon sa testigo, October 5 noong nakaraang taon, nakita niya nga tumawid sa ilog gamit ang balsa si Marnel Bulahan dahil ayon sa kanya, nasira di umano ang motor nito at ipinaayos sa bayan. Nagpunta di umano ito sa kanyang manukan o farm ang seaman pasado alas 12 ng tanghali. Kapansin-pansin na hindi naman daw mataas ang level ng ilog noong oras na iyon. At pagsapit ng alas 6 ng gabi o hapon, umuwi na si alias Jerome at nakita niya ang balsang ginamit ni Marnel ay nakatali sa isa pang balsa. Dahil mataas na ang level ng tubig noon, posible di umanong malabo na nga makatawid ang seaman. Ayon naman sa salaysay ng bayaw ni Marnel na si Panoy, sa oras din na iyon parehas na petsa October 5, 2020, nakita niya si Marnel na nagtatangkang tumawid ngunit inabisuhan nito na wag na nga tatawid dahil sa lakas ng ulan at ragasa ng mataas na level ng ilog. Iminungkahi din nito na doon na lang sa kubo o sa kanyang kubo malapit sa manukan ito matulog at magpalipas ng gabi. Ang manukan ni Marnel ay halos katabi lang ito ng bahay ni Panoy. Hindi naman ikinuwento pa ang mga sumunod na pangyayari. Kung matatandaan nyo po ay October 6, 2020, lumabas ang report ng seaman ay nalunod yung mano sa ilog dahil posibleng nagpumilit itong tumawid sa rumaragasang ilog at maari yung manong nadulas at nahulog at tuluyan ng nalunod. Kung matatandaan nyo po ay nakita ang puting bota nito matapos ang dalawang linggo at nakita ito ng mga nagkukwari sa ilog din na iyon. Samantala, bigo naman na makakuha ng salaysay sa mismong asawa ng seaman na si Chila Bulahan dahil nasa ilo-ilo di umano ito. Ang tanong ngayon ng netizen, makakatulong ba ang naging pahayag ni alias Jerome sa paglutas ng kinaroroonan ng nawawalang seaman? Ito po ang ating latest update. Don't forget to like, share, and subscribe.